Ang dagat sa pagitan ng Luzon at ng isla ng Mindoro. Daanan ng mga galyo noong unang panahon. Isang barko raw mula sa Holland ang lumubog dito noon. At sinasabing ang mga tripulante nito ay namuhay at nakapag-asawa ng mga Mangyan. Ito raw ang pinagmulan ng mga mistisong Mangyan o tribong Holandes. Ngayon, ikaw nga'y lilisan. Paglalakbay sa malayo'y sisimulan. Mata mo'y maaaliw sa dami ng tatanawin. Nandito na kami sa Mindoro. Mag-uumpisa na yung paghanap namin sa mga mestisong Mangyan. So yung mga Holandes, nababalitaan niyo rin? Oo, nababalitaan din doon sa akin. So anong itsura nila? Mga mistiso ba naman? Oo, oh, mayroon ano ko yun, mistiso nga. Nababalitaan may mga buntot ay nababalitaan ba? Parang sa mansala yun eh. Pati mansala yung mga Holandes. Saan kayong mga Holandes na yun? Ganda umaga po. Isa sa kilalang historiador ng Mindoro, si Florante Villarica. Ang historical basis, meron talagang mga na-shipwreck dito na Dutch ship. And then, meron talaga na mga tribo na ang features ay western at saka maputi. At saka ang buhok ay blonde. So yun lang. You can tie it up. May nakapagsabing makikita namin ang mga mestisong Mangyan sa dulong timog ng Mindoro. Sa tabing ilog sa Sitio Bait, ito ang sumalubong sa amin. Papunta pala silang lahat sa Tiangge na nagaganap dito tuwing Biyernes. Karamihan ng mga nagtitinda ay mga Tagalog, pero halos lahat ng namimili ay mga Mangyan na nanggaling sa nakapaligid ng mga bundok. Nabalitaan nyo ba yung mga tisoy na Mangyan? Meron ba? Tinan-tanan tao. Yung mga puting Mangyan, wala dito? Wala. Makikilala ang mga Mangyan hindi lang dahil sa kanilang suot, kundi pati sa kulay ng kanilang mga bibig. Hindi nagtagal, inalok akong subukan ang kanilang pinakalibangan. Hinihiwa niyo muna. No, yung balat kinalis. Yung balat. Alis yung ng balat. Yung loob yung pula. Oh, subukan nga nila. Para saan yung apog? Yung apog, para pang pa-pula lang ng hipong gulak. Tapos, anong gagawin ko rito ngayon? Inunguya ba gagawin? Dit lang. Binabalot ito? Oo, oh, binabalot. Tapos? Nguyain muna ngayon bago irula. Subukan. Mapapasok. Yeah. Tapos yung pan, apok. Parang mainit. Pampainit ito. Opong painit. So, maanghang na mainit. So dapat ninunguya lang. Ira mo, ira. Ganyan. Tingnan mo yung mga Bali ba yun? Parang bangingi ang pakiramdam mo yun. Ay, namumula na yung namumula. Muntik ko nang malimutan ang aming misyo hanggang sa... Kumusap, ayatan! Ay! Ayatan, Sam! Are you Holandes? Holandes kayo? No, he's American. Ah, hi. Hi, how are you? Okay, I thought you were Dutch. We're taking some pictures? Oh yeah, we're doing a documentary. Turista pala siya na nais makakita ng urig ng mga natibo. Makangangabag kayo? Inalok din siya ng nganga. Yeah, you too. Just chewing. It's okay to swallow, but they just keep chewing. It's like gum, and then they eventually spit it out. Mm. That's why all this becomes red. That's an acquired taste.
Perfect. Well, so what's your name? My name is Roger, you're? Howie. Ang pagbabahagi ng nga na, para rin pala ang pag-iinuman. Paraan para dumulas ang dila, painitin ang pagkakaibigan, at palalimin ang bagong pagkakakilala. Balo! Bihira sa mga mangyan na nagsusuot ng sinaunang damit, lalo na pag bumaba sila sa lupa ng mga damuong, ang tawag nila sa mga tagapatang. Ang hindi na unawaan ng mga hindi mangyan, mga damuong, yung bagay, yung kilos nila, ang amoy nila, kaya sila parang lumalayo sila pagka ang katabi ng mangyan, lalo may mga nganga. Kaya nga ako nagsabi na ano bang sakit namin na nakahawa, bakit yun ang pagkontrata sa amin. Hindi naman kami masamang tao. Pag nagsalita sila, pag halimbawa may napapansin po sila sa mga kapwa din nilang damuong na parang mangyan po ang kilos, agad-agad nilang sinasabi na kayo naman para kayong mga mangyan. Parang doon po ako nasasaktan talaga ako pag naririnig ko yun. Dito sa itaas, hindi lang traditional na damit ang buhay pa. Bagakayang tubo dangam at pukan may kang daplaw yan kang dapo nagahiwa. Kami sa bagkayan yamog ubay panlingban. Sibiglawan, nabagban na kalapan, akod may nakitan kang dap nga nakitan. Ang ambahan ng pagtula ng mga mangyan. Dinadaan sa tula at pahiwatig ang mahirap sabihin ng diretsyo, lalo na sa ligawan at sa alitan. Man magkasumay dido yat. Maaring isang dahilan ito kung bakit hindi nag-aaway ang walong tribo ng mga mangyan. Ang lahat ay madaling idaan sa usapan. Wala silang kasaysayan ng digmaan o pugutan ng ulo. Ang pamagat ng pelikulang pinapanood nila dito, walang awa kung pumatay. Robin Padilla. Mapa-big time, mapa-small time, isa sa intensyon nun pag nahuli tayo. Tulad sa ibang lugar, nagbabago na rin ang panahon dito. Sa halagang 3 piso, pwede nilang panoorin ang kultura ng karahasan. Ang mga kabataang mangyan, hindi na marunong mag-ambahan. Ang iba, Tagalog na ang salita. Ang mga puting mangyan, tradisyonal pa rin kaya o moderno na? At totoo nga ba talaga sila? May mestisong mangyan daw sa taas ng gulod. Basta. Oh, panaytayan daw. Galing kami dun sa baba, sa bayan ng Mansalay, at pupunta kami ngayon sa lugar ng mga tisoy na mangyan. Pero bago namin narating ang nayon ng panaytayan, may nadaanan kaming burol ng isang mangyan. Condolence mo. Buloy. Bukas na raw ililibing si Ginoong Aloy Bino. Ilang taon siya? Magtakbo na sa 100. 100 taon? Siya marunong pa siya mag-ambahan pero yung mga anak niya hindi na raw marunong. Kaya yung tradisyon ng ambahan dito sa kanilang angkan, maaring nawala na nung namatay siya.
ang kaluluwang namamaalam. Umaalis ako nang hindi nagagalit. Umaalis ako ngunit hindi malungkot. Lamang ay mula ngayon ay hindi na ako babalik. Saan mo dadaling ngayon itong mga kambing mo? Sa baba. Ito na yung panaytayan, yung isang nayo na mga mangyan. Sa unang tingin, pangkaraniwang komunidad. Mambu, mam, masyong mambunan, katpumbay indaginan, nang kawo kayo mambunan. Tayo ay manganga. So. Anong trabaho ng mga kababaihan dito? May mga bumibili naman ng mga craft nyo. O, nag-ahabi kayo? O, ang ganda naman. Isa sa mga nag-ahabi rito, si Anya Posma, mestisahin. Sabi nila, noong mga matatanda, dapat daw bago mag-asawa yung babae ay marunong gumawa nito. Una! Ang ina ni Anya na si Yam Ay, hindi naman mukhang mestisa. Buhay dito ngayon. Yun pa rin, masaya pa rin. Ipinakilala kami ni Yam Ay sa kanyang asawa. Magandang umaga po! Purong Olandes pala si Anton Postma na ipinanganak sa Holland. Ang kasalukuyang sistema namin ay naipon namin ng pinagamagandang bahagi ng kultura ng Mangyan ng representative articles and we are going around the Philippines. Halos 5 dekada na siya sa piling ng mga hanunuong Mangyan. Inaaral ang mga ambahan at iba pang aspeto ng kanilang kultura. It is on the way out also, the Ambahan culture. Ambahans were used by the young people to court the girls. A boy without knowing ambahans, he had no chance to go to a girl because sabi ng babae, hindi man lamang maroon mag-ambahan, ayoko na yan. Pero now of course, it's not no need for that anymore. Sayang. Walang maputing mangyan, maliban sa kanila. Baka isip ko noon, baka kayo, sila na nga ang sinasabing Olandes. Baka sila, dahil sila ba'y mga mapuputi. Itinanong ko ang tungkol sa kanyang di umano'y kalahing mangyan. May nabalitaan kami na tribong Olandes, yung mga puting mangyan daw. Forget about that. Walang ganun. Kalokohan niyo. Kalokohan niyo. Meron daw na shipwreck ng mga Dutch, tapos yun, umpisa ng mga... Old story yun. So walang katotohanan yun? Wala. Kahit sa kasaysayan, walang nangyaring gano'n. Okay. So siguro madalas yun ang narinig. Yun, katang isip lang yan. Katang isip. Paano na-invento yun? Bakit nag-kumalat? Ewan ko. Ang dahilan naman nun, multi, like a five vitamin, nakaganyan ng buhok eh. Kinumpirma sa amin sa Center of Mindoro Studies sa Divine Word College ang sinabi ng mag-asawa. Kasama sa mga myths na sinasabi nyo, yung mga white mangyans. Opo, at ipinaliwanag pong hindi totoo yun. Wala po talagang white tribe na mangyan. Pinapaliwanag nga ng exhibit na ito ay sila po ay Iraya Alangan na nasa northern part ng Mindoro. Yun pong Tadjawan Tabuid sa Central. At ganun din po yung Bangon, Buhid, Ratagnon at Hanunoo na ikawalo pong tribo dito naman po sa south ng Mindoro. So wala pong sinasabi na white tribe. Isa lang palang haka-haka ang tribong Olandes. Kasama na ang paniniwalang may buntot ang ibang mangyan. Mga bahag lang pala ang pinagkakamalang buntot. Kahit ang ulan ay titigil din isang araw, di naman magiging panghabang panahon ng bagyo. Dahil ito ay walang tahanang tulad mo. Di ba't ikaw ay tao?
Di ba't ang tao ay laging umuwi sa kanyang tahanan upang mapagmasdan ang mukhang malauna niyang ginamit? Malauna bago pa siya isinilang. Bagamat walang tribong Olandes, narito naman sa panaytayan ang isang pamilyang Olandes at Mangyan. Ay, swerte siya. Ako hindi Mangyan eh. Nahanga ako sa kanya dahil... Apat ang naging anak nila Anton at Yamay. Sina Anya, Sagangsa, Ambay at Yaman. Inampon din ang mag-asawa ang batang Mangyan, si Marta. Marta, saan ka? Yes, I know those people. Hindi lang mga mestisong supling ang nabuo ni Bapa Postma sa panaytayan. The Philippine Archives is so rich and so few people go there. Nakailang libro na siya tungkol sa kultura, wika at ambahan ng mga Mangyan. Yung number one na ang classical ambahan, si ay put by upadano kang tinagenduman. May ulang madikagnan, may takip madikaywan. Nukang tinaginduman, gas yon di saat ngan, gapaktang dayon di man. Ngayon, ganito. And may translation ko ay parang rhyming ring. You, my friend, so dear to me, thinking of you makes me sad. Rivers deep are in between, forests fast keep us apart. But thinking of you with love, it is as if you are here nearby, standing, sitting at my side. Isang yun my favorite ambahan. No kabitay kay surat ina sitay, katay daw ay di kanyo man kopya. Sa mga paaralan dito, obligado magturo ng kultura at sulat Mangyan dahil sa pangungulit ni Bapa Postma sa DepEd. Tiyo ang ibig sabihin ng Bapa. Sa Pilipinas, tatlong tribo na lang ang may sariling sulat, kasama na ang mga hanunuong Mangyan ng Mindoro. Samantalang ang alibata ng mga Tagalog ay matagal na naglaho. Hindi lang ang pagiging dayuhan ang naiiba sa padre de pamilya. Ayaw naman si Kako eh. She's now 3 years old na. Dati rin siyang pare na nadistino si Mindoro upang maghatid ng salita ng Diyos sa mga Mangyan. Ang naunang dalawang anak ni Postma ay ipinanganak habang siya ay pare pa. May alam. Pero nung nakita na, ay, hindi na may pigil eh. Agad doon. Ito na ba eh? Tuloy pa rin ang pagmimisa ni Father Postma habang ipinapalaki nila Yamay, sina Anya at Sagangsang. Miyembro siya ng SVD Religious Order. May anak na ako ng dalawa na. Bago naman ay pida ko makasal dito sa simbahan dahil ayoko nang kasal sa munisipyo lang. Gusto ko yung sakramento, yung kasal, tinatawag sakramento no, sa Katoliko. Inihintay ko lang ang pagpayag ng Rome. Napakahirap. At kumisinisip ko rin kahit ang aking asawa, no, hindi alam niya ang laki ng sakripisyo ko para ako magtapat sa kanya at hindi ko iiwanan siya dahil may anak na rin naman siya. Ang sabi ko rin, ayoko ang aking anak, yung panganay ko na ngayon, si Anyano, na lumalaki na hindi kilala ang kanyang ama.
Hindi ako nagprito sa mundo o dito sa Pilipinas para magkaroon ng anak na pagkatapos iiwanan ko yun. Hindi. Kaya I had to accept the consequences. Ay mabigat man. And dapat kong sabihin, I always cherished my being a priest, you know, that in this way I could help people. May tao ba dito? Parang wala. Hindi na siya pari ngayon. Ngunit naniniwala siya na balang araw, papayagan na rin ang simbahan ng mga paring magpakasal at magkapamilya. Hindi sa'yo naging problema yun na pari siya noon? Hindi naman. Kaya lang, yung kanyang pagkapari ay parang itinapon niya sa halip siya pare, tapos pupunta sa akin, yun ang parang hindi ko maunawaan, pero tinanggap ko na lang kung ano ang tama sa kanya o sa akin. Pero pinag-isahan namin na kaming dalawa talaga magsasama. Yung mga magulang niya naman, ano naman ang trato sa kanya? Hindi naman naging problema? Hindi naman. Okay lang sa kanila. Oh. Okay lang, hindi sila nagalit sa inyo? Hindi po. Tanggap ka agad. Hindi naman kayo chinismis o pinag-usapan sa community dito? Parang chinismis rin, pero tanggapin na lang. Kumusta naman na siya bilang isang asawa? Bait naman siya. Malalahanin din siya. Tsaka, hindi naman parang isa-isang tabi lang ako, hindi naman ganoon. Talagang nakatrono sa akin ang kanyang pagmamahal. Nung nasa Bacolod, sabi niya, ay nag-lecture siya kasi doon. Sabi niya sa, di maraming mga bata nanood, sabi niya, love child daw niya ako. Pero di ko naisip yun na ano. Pero hindi yun totoo, alam ko naman na mahal niya kami lahat. Siguro kaya nasabi lang niya yun na gano'n. Siguro panganay nga ako. Kaya nasabi, love child. Wala akong nahalatang hiya o galit kay Anya habang siya'y nagkikwento. Apat na taon na siya nang payagan ng kanyang ama na kumalas sa SVD at magpakasal. Mundo diwi mo kay balay sa Mansalay. Yun ang itsura ng Mansalay noon eh. Kumakailan nagpa siya si Anya. Nasusunod siya sa yapak ng kanyang ama sa pagsusulong ng kulturang Mangyan. She looks nice and sometimes people they say, Mangyan? Are you a Mangyan? Oh, and then she's propagating for the Mangyans. Yes, I'm a Mangyan. So, what is your problem? Dahil the idea of Mangyan, if they hear that even in Manila or something, you know, always they think inferior, you know? Inferior in development, inferior in the way they are dressing, and inferior pa sa ulo. Samantala, ang Mangyan ay matalino talaga yun. Madalas daw niyang ipinagtatanggol ang kanyang mga kapwa Mangyan. Halimbawa sa mga sasakyan, halimbawa sikip na po, kahit medyo kasya pa po ang isa doon, ayaw talaga po nila. Halimbawa pang nakabahag, yung mga ganun po, ayaw sabihan na lang ng driver, sa bubong na lang kayo sumakay. Pangit naman po yun. Kaya minsan, pag halimbawa nakikita ko yun, sinasabihan ko po talaga. Nagsasalita ako sa salita namin doon sa pasahero. Sabi ko, sige, kasya pa. So nagugulat ba yung ibang pasahero na marunong ka magmangyan? Opo. Yung hindi pa po masyadong kilala ako. Pero pag sabayan po, ay kilala na po ako doon. Magkano po dito? 40. Oh, pero dun sa labas ng bayan, pag ipinagtatanggol mo yung kapwa Mangyan, nagugulat ba yung mga Tagalog? Parang kalahi mo yung mga Mangyan? Opo. Kasi hindi po siguro nila akalain na ba't ang puti ko, tapos parang mukhang foreigner, ba't marunong magsalita ng ng Mangyan. Tapos bakit ko pinagtatanggol sila? Siguro ganun po. Bagamat wala palang tribong Tisoy na nakabase sa kasaysayan, mas mahalaga pa ang mga natuklasang kurito. Mga Ulandes na Mangyan na nagpapahalaga at lalong nagpapayaman sa kultura ng tribo. Mula sa Mindoro, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.
Kayo, mga kaibigang pinakamamahal, lumbay pag kayo'y naaalala. Malalim na ilog ang nasa kalagitnaan. Malawak na gubat ang namamagitan. Ngunit kapag giliw na naiisip, animoy na riyan lamang, nakatindig, nakaluklok sa aking piling. Kami mula sa kabundukang Matari. Kapag lumusong dito'y tanging hiling ay paggalang. Pag kayo naman ang dumayo sa amin, pantay rin sana ang turing.